Dami-dami ng mga narinig natin mga mensahe, mga nakarang taon ng inyong buhay, is i-review po natin ang grasya at ang kautusan na siyang nakasulat sa kanyang salita. Naalala niyo po ba nung dadalin ko kayo sa isang time machine, no? Na kung saan tayo, babalikan natin yung isang lugar na kung saan nilikha sila Adan at saka si Eva sa Garden of Eden, no? Na kung saan ang binigay na kautusan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa kanilang dalawa is huwag kainin niyo lahat ng klase ng prutas, lahat ng klase ng puno, ngunit huwag ninyong kakainin ang isang puno na may bunga ng good and evil. Knowledge, kaalaman tungkol sa mabuti at saka sa masama. Ngunit nakakalungkot, sa dami-dami ng pwedeng kainin ni Adan at saka ni Eva, ang pagkakaalam ko, ano, ayon sa mga scientists, maraming klaseng agriculture, correct me if I'm wrong, kung mali ako, mayroong klaseng 1,500 na prutas ang mundo na ito na siyang pwedeng kainin nila Adan at ni Eva. Kung bakit sa dami-dami pa ng kanyang kakainin ay yung pang pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos na isang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at saka sa masama. Actually, dalawang puno ang nilagay ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng harden. Isang puno na nagbibigay ng buhay at saka isang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At yung mas maganda sana kung ang kinain ni Adan at ni Eva ay yung puno ng buhay. Pag kinain ni Adan at ni Eva na yon, sigurado walang mangyayaring kamatayan sa mundong ito. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga nakakalungkot, ang kinain ni Adan at ni Eva ay yung puno na siyang pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagdating natin sa langit, sa hinaharap, yung mansyon ni Adan at ni Eva ay mayroong bakod yan. May bakod, may CCTV, no? Dahil sa sama ng loob ng siyang may kagagawan. Si Adan at si Eva, siyang may kagagawan kung bakit mayroong kamatayan, kung bakit mayroong bagyo, kung bakit may lindol, kung bakit mayroong kasakitan, karamdaman. Kaya pagdating natin sa langit, may mga nakaabang doon na mga gwardya. Siguradong lulusubin ng mga taong nasa langit ang bahay ni Adan at ni Eva sapagkat silang may kagagawan nito. Di ba? At dito pinapakita na kung ano ang inuutos ng ating Panginoong Diyos na wag, is ito namang gagawang ang kaaway na si Satanas ng paraan upang ito ay yung labagin. Yung panahon na ito na kung saan si Adan at saka si Eva, kahit na hubot-hubad sila, is walang problema. Kahit na hindi nila susundin yung sampung utos na yun. Sapagkat yung sampung utos na yun is wala pa. Ang tanging kautusan lamang na binigay ng ating Panginoong Diyos is huwag mong kakainin ang puno na ito na siyang nakakaalam ng tama at mali. So yun lamang. So kahit na patayin ni Eva si Adan, so walang problema. Kahit na maghubot-hubad sila, walang problema dahil wala namang ganong kautusan na binigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito pinapakita na ang ating kaaway ay lalo kanyang tutuksuhin sa kautusan na binigay ng ating Panginoong Diyos. Pag sinabi ng Panginoong Diyos na, oh, Adan, Eva, huwag mong kakainin ito. Ngunit ang kaaway ay gagawa ng paraan na kainin mo yun. Gagawa ng paraan na labagin mo ang kautusan na binigay ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya naalala ko yung isang bersikulo sa 1 Korinto chapter 15 verse 56, anong sabi niya? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So dahil dun sa kautusan na binigay ng ating Panginoong Diyos kay Adan at saka si Eva, lalong lumalakas ang kasalanan. The more na maraming batas na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, the more na lumalakas ang kasalanan.
Di ba? May batas na huwag kang mag-overspeeding. Ang alam ko yata dyan sa SBMA, Brother Roddy, is hanggang 60 lang yata. Hanggang 60 lang ang speed mo. Kapag lumampas ka sa 60, ay kuan na, may violation ka na. Doon pinapakita na ang kapangyarihan ng kasalanan, yung violation mo sa overspeeding, ay lumalakas kung dahil sa pamamagitan ng kautusan. Di ba? At dito, hindi man lang tinukso ng ating kaaway si Eva na patayin mo si Adan. Hindi niya tinukso. Bakit hindi niya tinukso si Adan na patayin si... Ay, bakit hindi tinukso ni Eva si Adan na siya ay patayin? Sapagkat ang kaisa-isang kautusan na binigay ng Panginoong Diyos ay ang wag mong kakainin ang bunga na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ay tatanungin mo sa akin, Pastor Doc, anong masama kung malaman natin ang mabuti at masama? Di ba? Mukhang maganda naman kung kainin ni Adan at ni Eva yung puno na yun. Dahil at least malalaman natin kung anong masama at saka mabuti. Ang problema, yung malaman natin ang mabuti is walang problema. Ngunit ang problema ay yung pagmalaman natin yung masama. Na kung saan nagkakaroon ka ng masamang konsensya at itong konsensya na ito ang siyang puputol sa relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Ang konsensya na ibibigay sa iyo ng kaaway ay ito ay maglalayo sa iyo sa ating Panginoong Diyos at ang lahat ng iyong kaalaman ay puro kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan. At kapag nangyari iyon, na masyado kong nakatutok sa iyong kasalanan, is my tendency na sasabihin mo, ayaw ko nang magsimba, makasalanan ako. May tendency ganun eh. Hindi ako karapat dapat. At sa kakaisip ng mga masasamang budhi mo, masasamang konsensya mo, ikaw ay tuluyan ng lalayo sa ating Panginoong Diyos. At yun ang hindi natin dapat mangyari sa iyong buhay. At nagpapasalamat tayo ayon sa Hebreo na ang konsensya natin ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang namatay sa cross ng Calvary. Amen? So, tandaan ninyo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ngayon, darating naman tayo sa pangalawang kasunduan. Di nagkasala na, nagkagulo-gulo na, no? Ay dumating naman ang panahon ni Moises. At itong si Moises naman na ito ay binigay pa ang 10 utos ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng agreement ng ating Panginoong Diyos tungkol sa 10 utos. At dahil dito sa 10 utos na ito, is lalo pang lumakas ang kasalanan. Biruin nyo, isang kautusan lang na huwag kakainin ang isang puno, yung kautusan na yun ay naging 10. At sabi ko nga sa inyo, the more na dumadami ang kautusan, the more na dumadami ang batas, is the more na lumalakas ang kasalanan. The more na ikaw ay nagkakaroon ng depression, no? At dumating sa aking buhay na bilang Kristiyano, isinikap ko sa pamamagitan ng sarili kong kalakasan na ako ay maging mabuti, na ako ay maging mabait sa sarili kong kagalingan. Ngunit, 2 linggo lamang nung may dumaan na isang ganun nga, yun na yun, is bumigay ka. At nagkaroon ng depresyon na to the point na ako ay nalungkot, na ako ay nawala ng gana dahil nga lalong lumalakas ang kasalanan. Kaya ang mayroong kasabayan sa salita ng Panginoong Diyos na kung ano yung ayaw mong gawin, ay siya kung ginagawa. At yung gusto mong gawin ay hindi mo magawa. 'Di ba mayroong kanta
May kanta yun, di ba? Nakalimutan ko lang. Si Rap yata yun, no? At si ganyan din nangyari kila Haring David, kila Samson. Si Samson nagkamali din. Sumabit, may sabit yata. Nagbibinata. Si King Solomon, ganyan din ang nangyari. Sila ay nagkasala. At mababasa natin sa salita ng Panginoong Diyos, ang mga taong mga ginamit ng ating Panginoong Diyos, ay sila rin ay mayroong kahinaan. At alam ng Diyos na binigay, kahit na binigay niya ang 10 utos sa bawat isa sa atin, alam ng Diyos na ito ay hindi natin kayang gampanan. Di ba? Sino bang kaya dito? Sinong kaya? Wala, hindi wala makakaya. At dahil dito, kahit na nagbigay ang Panginoong Diyos ng 10 utos, is bandang huli, is nagbigay din siya ng isang kautusan na gumawa ng isang altar upang maghandog ng isang tupa, maghandog ng isang hayop kung ikaw ay nagkakamali, kung ikaw ay nadarapa. Di ba? Amen? At dito sa kautusan ni Moses na ito, na ikaw ay pagpapalain kung susundin mo ang 10 utos na ito. Yun ang isa sa mga kondisyon na binigay ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Biruin mo, babasbasan kita, bibiyayaan kita, ngunit sundin mo muna ito. Ang problema, ayon sa salita ng Panginoong Diyos, sa 10 utos na ito, isa lamang ang hindi mo natupad is yung siyam ay damay-damay na. Domino effect. At dito sa kautusan na ito, is nakita ng Panginoong Diyos na mayroong kulang, nakita ng Panginoong Diyos na ito ay palpak. Palpak. Sapagkat, lalo pang pinalalim ng Panginoong Hesukristo. Paano? Diba sa 10 utos, ang sabi, makitam, huwag kang papatay. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo is makita mo lamang ang isang tao at galit ka na, ay ang ayon sa salita ng Panginoong Diyos, ay ikaw ay masasabing mamamatay tao. Sabi doon sa 10 utos, huwag kang mangangalo niya. Pero sabi ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, makita mo lamang ang isang ganon at nagnasa ka, nag-isip ka ng kung ano-ano sa iyong isip, ay ikaw ay isang mangangalo niya na. Kaya wala tayong pag-asa sa batas na binigay ng Panginoon Diyos during sa panahon nila Moises. At dahil dito, sinasabi niya sa Galatians chapter 2 verse 16, anong sabi niya sa Galatians chapter 2? Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo, Jesus, upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. At sa panahon na ito, nakakalungkot at nakakadiskurahe sapagkat karamihan ng mga Kristiyano sa panahon na ito, isasabihin sa iyo, O Nathan, tinanggap mo na si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ha? Ito yung dapat mong hindi gagawin, ha? O, wag mong gagawin to. Di ba? So ang nangyayari, ang isang bagong Kristiyano na katatanggap sa ating Panginoong Diyos, ay siya ay namuhay dito sa batas na binigay sa katulad ni Moises. At ang bagong Kristiyano na ito, na hindi pa masyadong malago, hindi pa masyadong malalim, ay nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng kalungkutan sa kanyang sarili, at to the point na nakakalungkot, siya ay muling hahantong sa backslide. Sasabihin niya sa sarili niya, total, hindi ko masunod eh. Hindi ko kaya eh. Hindi na lang ako maglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Balik na lang ako. Yung mga ganun yung nakita ng ating Panginoong Diyos na mayroong
kulang. May kapalpakan o hindi naman mayroong problema dito sa nangyaring ito na kautusan. At dahil dito, doon sa Romans 3:20, anong sabi niya? Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Kaya kapag mayroon tayong kapatid na nagkasala, o ang iyong anak ay nagkasala, kinausap mo, ikaw kasi, ginawa mo kasi, bawal, bla 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 bla. Sa kagagawa mo na kagawa ng ganun, is lalo mo pang pinapaalam sa kanya na siya ay nagkasala. Kumbaga parang sa apoy, nasusunog ang iyong bahay. Imbis na buhusan mo ng tubig, ay lalo mo pang ginagatungan. Sa akin, nagkasala na nga, binumba mo pa ng mga kasalanan, sinermonan mo pa, huwag mong gagatungan. Ay di lalong naalala niya ang kasalanan, lalong lumalakas ang kasalanan, parang bahay na nasusunog na nga, is ginatungan mo pa. Di lalong nagkaroon ng condemnation, lalong nagkaroon ng depression ang iyong anak at ang iyong kapatid sa pananampalataya. At dahil dito, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang 10 utos na ito upang ipakita sa iyo na ikaw ay isang makasalanan. Binigay ang 10 utos na ito upang hindi ka mabuhay dito, kundi ipakita sa pamamagitan ng 10 utos na ito na hindi mo kaya sa sarili mong kagalingan, hindi mo kaya sa sarili mong pagdidisiplina, hindi mo kaya sa pamamagitan ng iyong galing. So sasabihin mo sa akin, Doc, Pastor, paano nangyari yon? Eh, hindi naman ako nagnanakaw ha. Sabi sa 10 utos, huwag kang magnakaw. Di ba? Hindi naman ako pumapatay ng tao ha. At hindi naman ako nakangalunsya ha. Di ba? Sabi niya. Kaya mabait ako. Tanungin mo ba yung asawa ko? Tanungin mo yung kapitbahay ko. Mabait ako. Yun ang kadalasan na pwede niyong irason sa akin. Ngunit, hindi mo ba alam, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, dito sa Mateo chapter 5 verse 28, anong sabi niya? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Di ba? Kaya nakakalungkot. At sabi niya doon sa 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay ang tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kung napupuot ka sa iyong kapatid, ikaw ay isang mamamatay tao. So anong pag-asa natin? Anong pag-asa natin na tayo pagpapalain sa ilalim ng batas na binigay kay Moises? Walang pag-asa. Kumbaga sa morong, hindi aarya. Dok, pastor, hindi aarya. So, the more na ipagmamalaki mo ang pagsunod mo sa batas, is lalo mong pinapaabot na ikaw ay makasalanan sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ginagamit din ni Satanas ang kautusan para ikaw ay magkasala. Katulad ng nangyari kay Adan at ni Eva, ginamit niya ang kautusan na tulad ng na huwag kang kakain ng puno na ito. Ginamit niya yon. Ayun, lalo siyang nagkakasala. Bakit parang napakatahimik niyo yata? Sasabihin niyo sa akin, Dok, nag-iisip kami. Dok, nasa Garden of Eden pa ang aming isip. Wala na tayo sa Garden of Eden, ha? Nandun na tayo sa 10 utos. Nandun pa ba kayo? Okay pa kayo? O panahon ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, anong gagawin ko upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan? Anong gagawin ko para mapunta ako sa langit? Ang sabi ng Panginoong Diyos, sundin mo ang kautusan, sundin mo ang batas. Ang sabi ba naman ng mayaman, nagawa ko na Panginoon eh. Nagawa ko na. Ngunit anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? Tayka, mukhang kulang ka pa. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at lahat ng napagbili mo ay ibigay mo sa iyong mga nangangailangan. Ibig sabihin dito na ang
ang mayamang lalaki na iyon ay doon pa lamang sa sampung utos, nakauna-una ang sampung utos, wala kang ibang Diyos kundi ako, ay nakita ng Panginoong Jesus na ginawa ng mayamang ito, mayamang lalaki na ito, ang Diyos ay ang kanyang pera. Doon pa lamang ay lumagapak na siya, doon pa lamang ay bumagsak na siya. Anong nangyari sa lalaki nito? Siya ay nalungkot at umalis at ito ay nakakalungkot na sayang ang kanyang pagkakataon upang isa, siya ay maging isang alagad ng ating Panginoong Diyos. At dahil dito, mga kapatid sa pananampalataya, binigay ng Panginoong Diyos kay Moises ang kautusan, hindi upang ito ay sundin natin, kundi ipakita sa iyong sarili na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, hindi mo kayang gawin sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Di ba? Kaya nga, kung ibipilit mo, Dok, ito ang batas ng Panginoong Diyos. Ito ang, kung ibipilit mo, dito sa Matthew chapter 18, verses 8 to 9, ano sabi niya? Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putulang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Ngayon kung susundin natin ito, eh baka ubos na ang ating dalawang kamay. Baka wala na tayong kamay at dalawang paa. Di ba? Ganyan kahigpit ang batas na binigay ng Panginoong Diyos. At mayroon pang kasunod dyan. Kung ang mata mo, nagbibinata na naman ha, dahil pangalawa, kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhin ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Gusto nyo bang gawin natin ito? Diba? So dito pinapakita ng batas na binigay ng Panginoong Diyos kay Moises ay hindi upang sundin, upang ipakita sa iyo na hindi mo kaya sa iyong sarili. Willpower. Diba? Nathan, hindi mo kaya. No? At dahil dito, mga kapatid sa pananampalataya, na sisigaw ka. Lord, hindi ko kaya. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng magsasalba sa akin. At ang kautusan ng binigay ng sampung utos na ito, ay ito ay siyang magiging hakbang upang patuloy mong makilala ang isang tagapagligtas mo, upang patuloy mong manalig, manampalataya ang ating kaisa-isang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At kung gagamitin mo, ikaw ay magdidepende sa batas upang ikaw ay mapunta sa langit, nako po, upang gagamitin mo ang batas upang pagpalayan ka ng ating Panginoong Diyos, ay ako nang nagsasabi bilang iyong pastor na disaster. Disaster, magiging magulo ang iyong buhay. Kaya, lalong-lalo na sa mga bagong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sino mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo kamakailan lamang? Kamakailan lamang. Meron ba dito? Ah, si Mrs. Chabian, itong mensahe na ito ay tamang-tama para sa iyo. At kahit kung ngayong oras na ito, hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoong Hesus, itong mensahe na ito ay ito rin ay para sa iyo. Kaya ito ang dahilan kung bakit nasabi ng ating Panginoong Diyos sa Hebrews chapter 8 verse 7, ano sabi niya? Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. At doon sa Hebrews chapter 8 verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Kaya dahil dito, darating tayo sa pangatlo na lugar. Darating tayo sa time machine, no?
Tapos na tayo sa Harden of Eden, tapos na tayo sa kay Moises. Sino bang gustong bumalik kay sa panahon ni Moises? Gusto niyo bang bumalik sa panahon ni Moises? Ayaw niyo makita yung paghati ni Moises ng dagat? Ayaw niyo makita yung pagpukpok na ni Moises sa bato, lumabas ang tubig? Okay, tayo ngayon ay dadako sa isang kasunduan na siyang sinasabi ng ating Panginoong Diyos na isang bagong tipan. Amen? At dahil dito, nandito sa Romans chapter 4 verse 15, ano sabi niya? Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Dito pinapakita na kung walang kautusan sa SBMA na oy, hanggang 60 ka lamang, ay pwede ka magharurot hanggang 80, hanggang 70. Di ba, Kuya Adi? Pwede. Kaya dito pinapakita, kung walang kautusan, wala ring paglabag. At dun sa Romans chapter 5, verse 13, anong sabi niya? Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Kaya, wari, ikaw ay pumatay. Oh, may kasalanan ka. Anong pumatay? Wala akong kasalanan. Oh, pinatay ko. Siya. Wala akong kasalanan kasi wala namang kautusan eh. Na bawal pumatay eh. Di ba? Kaya, binigay ng Panginoong Diyos ang kautusan na ito para pagdating ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, ang lahat na mga kasalanan na siyang pinapahiwatig ng sampung utos na ito ay kanya ng binura, kanya ng hinugasan upang ikaw ay maligtas. Amen? Kaya dito pinapakita na ang kautusan ay inilalapit niya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ko ng tagapagligtas. Dumating na ba sa inyong punto, sa inyong buhay na sinabi niyo, Lord, kailangan kita. Lord, hindi ko kayang mabuhay na isang tunay na Kristiyano. Kailangan kita. Ako dumating sa akin yun na sa punto na nagkaroon ako ng depression na biruin mo kada mali ko, tako sa isang sulok, Panginoong Diyos, patawarin mo ako. After isang oras na naman, nagkagawa na naman ang kasalanan, pupunta ka na naman sa isang Panginoong Diyos, patawarin mo. Kaya kung minsan yung mga kaibigan mo, makikita ka na, ano kayong ginagawa ni Nathan na to? Ano? Kung minsan sa hospital, tinatawag ako, Tantan. Ano kayong ginagawa ni Tantan? Ano, nagsasalita na mag-isa, nasisira na yata ng ulo. Di ba? Kaya nagkaroon ng depression at nalaman ko, nung nalaman ko ang pangatlong kasunduan, ang pangalawang kasunduan na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, at yung kasunduan na yon ay ang kasunduan ng grasya, pabor, at kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya tayo ay babasahin natin muli ang binasa ni Sister Crystal na dito nakasalalay ang bagong tipan na binigay ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Sa Hebrews chapter 8 verse 10 to 12, ano sabi niya? Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Tayo na ang bagong Israel, ha? Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Verse 11, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadag. Dito sa verse 11 na ito, dito ako humantong. Sinabi ko sa sarili ko, Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Jesus, kailangan kita. Yun na yung sinasabi, kilalanin mo ang Panginoong Diyos. Walang nagturo sa akin na pastor. Ang problema, kung pupunta naman ako sa pastor, eh baka sabihin sa akin ng pastor, ay Nathan, makasalanan ka. Dapat huwag mong gagawin ito. Naku po, 10 utos na naman. Di magkakaroon lalo. Ha. Di lalong madidepress. Di ba? Ngunit nung dumating ka sa grasya ng Panginoong Diyos, verse 11, ano sa verse 11? Balik ka sa verse 11. Ano sabi niya? Kilalanin mo ang Panginoong Diyos sapagkat ako'y makikilala. Nakilala ko siya ng sarili ko. Nakilala, although marami na akong narinig ng mga mensahe,
dumating yung puntos na nagkaroon kami ng personal interaction ng ating Panginoong Diyos. Na ako ay lumuhod, na ako ay umiiyak, na Panginoong Diyos, kailangan kita, hindi ko kaya. Ganun na nangyari sa aking buhay. At natupad na ang grasya ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Yun yung turning point ng Panginoong Diyos sa aking buhay. At hinahamon ko ang bawat isa, nawa dumating din sa inyong buhay na dinudurog ang inyong puso. Sasabihin niyo, Lord God, kailangan kita eh. Hindi ko kaya eh. Hindi ako nagsisimba. Tamad ako magsimba. Hindi ako nagbabasa ng Biblia. Hindi ako nananalangin. Wala. Wala akong connection sa iyo. Pero Lord, kailangan kita. Ito ang kagandang loob ng ating Panginoong Diyos. At ito ang pinakamaganda sa verse 12. Ang sabi, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. So habang binabasa natin ito, is nakikita mo ba ang iyong sarili na mayroon kang gagawin? Dito natin makikita na ang kondisyon ng kagandang loob ng Diyos, ang kondisyon ng bagong tipan na ito ay yung verse 12. Yung verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Ang ibig sabihin ng sapagkat diyan is because o dahil. Bibigyan kita, makikilala mo ako, Nathan. Makikilala mo ako kahit na walang magtuturo sa'yo. Sapagkat or dahil. O, di ba? At continuation yan, dahil, because, anong sabi niya? Because ano? Sapagkat patatawarin ko ang kasalanan mo, Nathan, at kalilimutan ko ang lahat ng mga kasalanan na ginawa mo, Nathan, nung ikaw ay pinanganak na sa mundong ito. Amen? Palakpakan muli natin at Panginoong Diyos. At dahil dito sa kondisyon na to sa verse 12, is iyan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo sa ating puso ng panibagong kautusan. Nagkakaroon tayo sa ating puso, nasasabi natin sa ating Panginoong Diyos, ikaw ang aking Diyos. Nasasabi natin sa ating puso, Panginoong Diyos, kilala kita ngayong araw na ito. Amen. At dito sa pangalawang kasunduan na ito, tatanungin ko kayo, ano ang ating gagawin nung binabasa ninyo? Binabasa ni Sister Crystal, anong iyong gagawin? Doon sa Harden ng Eden, anong gagawin mo kung ikaw ay nasa Eden? Siyempre, hubad-hubad ka. Wala kang damit. Diba? Anong gagawin mo para ikaw ipagpalain ng Panginoong Diyos? Sabi ko kanina, diba? Huwag mong kakainin yung isang puno na bunga na nagsasabi ng mali at tama. Tapos yung kasunduan kay Moises, anong gagawin mo para ikaw ipagpalain ng Panginoong Diyos? May premium. Anong gagawin mo kung ikaw ay nabubuhay sa kay Moises? Ha? Oh, kautosan, si Rizal na naman ang nanalo. Lalagi-lagi na naman si... Wala na pang ibang mananalo. O, yun ang gagawin mo. Susundin mo ang batas. Ito ang tanong ko. Itong bagong tipa na ito, anong gagawin mo? Premio. Ha? Anong gagawin mo nung nabasa mo dito? Ha? Walang basta yung mga mensahe namin sa inyo ni Pastor Ray Vincent, wala yun. Erase. Wari, ito yung bagong kasunduan. Ito, pirmahan mo na. Binigay ko na. Ang kasunduan is, sa verse 10, basahin ulit natin verse 10. Ito ng kasunduan, binibigay ng Panginoong Diyos sa iyo. Pirmahan mo na. Ang sabi niya, ganito ang gagawin ko sa iyo, sa bayan ng Israel. Yung Israel dito is ikaw. Bagong Israel is ikaw. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa iyo, sa pag-iisip, ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos. Magiging Diyos mo siya at sila ang aking magiging bayan. Tapos verse 11, hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Verse 12, sapagkat patatawarin ko ang iyong kasalanan at kalilimutan ko ang iyong kasalanan. Kaya pirmahan mo na. Di ba? Ganun yung kasunduan eh. So, anong gagawin natin? Kung bago mo pirmahan to, sasabihin mo, may babayaran po ba ako? O kaya, ano po bang gagawin ko? May gagawin po ba ako bago ko po pirmahan?
ang tanging gagawin lamang natin bilang mga Kristiyano, tanggapin ang si Jesus. Ano pa? Thank you, Sister Penny. Ano pa? Sister Janang. Ano pa? Ha? Meron pa? Salamat, Sister Penny. Meron pa? Si Mrs. Solidan? Okay, kikilalanin. Salamat, Sister Olidan. Siret. Meron pa? Ha? Ito, itong kasunduwari, ito, nandito na sa harapan mo. Binasa mo na. Binasa mo na. Yan. Paano mo siya kikilalanin? Paano mo kikilalanin ang ating Panginoong Diyos? Paano mo kilalanin ang Panginoong Diyos? Dahil pinatawad na ang iyong kasalanan, yun yung huli. No? Pero bago tayo dumating doon, anong gagawin mo nga? Anong ang gagawin mo? Alam mo na ikaw ay pinatawad ang iyong kasalanan. Yung kautusan na to, ay ito yung kasunduan. Pipirma mo na. Anong gagawin mo? Ang tanging gagawin mo lamang bilang mga Kristiyano ay manampalataya. Manampalataya or maniwala. Maniwala ka doon sa pipirmahan mo. Totoo to. Yun lang tanging gagawin mo. Amen? Amen. Ay ngayon ang tanong. Ang tanong, Pastor, Doc, di ba ang demonyo naniniwala din kayo sa ating Panginoong Yesus? Nanginginig pa nga sila eh. So ang tanong ko, next question, ano ang paniniwalaan mo? Anong papanampalatayanan mo? Yung sinagot ni Sister Penny kanina, ang paniniwalaan mo ay sapagkat patatawarin ko na ang iyong kasalanan at kalilimutan ko na ang iyong mga kasamaan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yun ang iyong paniniwalaan. At kapag ito ay naniwala, ito ang iyong pinaniwalaan mo na ang lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatawad na, mai-enjoy mo yung kaawaan ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Sapagkat ang lahat ng iyong mga kasamaan ay kanya nang kinalimutan. Kaya dun sa, ang nakakalungkot, no? Ang simbahan ngayon is iba ang ginagawa nila. No? Kapag sila ay may mga pagsasamba, mga simbahan na patuloy na hindi sila naniniwala na pinatawad na sila ng ating Panginoong Diyos, hindi sila naniniwala dito sa huling kondisyon na ito. Hindi sila, sasabihin mo sa sarili mo, paano mangyayari yon na patatawarin ako ng aking kasalanan, eh, makasalanan ako. Paglabas ko mamaya dito, bibili ako ng ulam. Eh, nakita ko yung ganito, ganyan. Nakita ko si ganito. Nagkasala. Paano ako maniniwala? Dok, pastor, paano ako maniniwala dito sa huling kondisyon na ito? Ah, hindi ako naniniwala. Ah, hindi ako makapaniwala. Eh, ang may sabi nito, walang iba, kundi ang banal na espiritu na kapag ito ay pinaniwalaan mo, ikaw ay nasa nabubuhay na sa ilalim ng grasya ng Panginoong Diyos, sa pabor ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kagandahang loob. Amen? Kaya ulitin ko, una, kung ikaw ay nabubuhay sa Garden of Eden, pagsunod na huwag kakainin ang prutas. Pangalawa, ikaw ay nabubuhay kay Moises, pagsunod sa 10 utos upang ikaw ay pagpalain. Yung magandang tipan na ito, bagong tipan, ano ang ating gagawin pagsunod? Ano ang pagsunod? Pagsunod, basahin natin sa Romans chapter 1 verse 5. Ano sabi niya? Romans chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Hesus Kristo upang ang mga hentel ay akayin sa pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Yung una, kay Saher din, pagsunod na huwag kakain ng prutas. Pangalawa, kay Moises, pagsunod sa 10 utos. Sa panahon natin ito, pagsunod na naaayon sa pananampalataya. Or sa ibang version, sa Romans chapter 1 verse 5, ibang version, may ibang version pa, meron ka ba? Tapos doon, o kaya doon sa Romans chapter 16 verse 26, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos, ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya. Or sa ibang version,
Ngunit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag na ngayon at ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang sila'y sumunod sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propet. Sumunod sa pananampalataya. Meron ka pang ibang version? Subalit ngayon, ang hiwaga ay inayag na ito. Ito ay ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos. Ito ay para sa pagsunod sa pananampalataya ng lahat ng bansa. At dahil dito, kung ikaw ay naniniwala na ang lahat ng iyong mga kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoong Diyos, sapagkat yun ang huling kondisyon. Yung verse 12 kanina, i-memorize natin yun, ha. And I will never ever remember thy iniquities and thy sins anymore. Yun ang nakalagay doon, ha. Ikaw ay magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Ikaw ay matatransform. Kapag ikaw ay naniniwala na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Diyos, the more na mararamdaman mo ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, at the more na nararamdaman mo ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, ay pupunuin ng Panginoong Diyos ang iyong puso ng pag-ibig to the point na ang iyong kapitbahay ay kaya mo na rin mahalin. Kahit na ang iyong kaaway ay magtataka ka, nakasalubong mo ang iyong kaaway, binati mo, paglampas mo, teka, bakit ko nga ba binati yun? Bakit ko siya ginood morning? Ay, kaaway ko yun. Dahil ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay napuno sa iyong puso at yung pag-ibig na napuno sa iyong puso, yun ang dahilan kung bakit mo kayang mahalin ang iyong kapitbahay, ang iyong kaaway, ang iyong boss, ang iyong mga nakakairitang pagbumuka. Di ba? Mayroong ganun eh. Amen? Ayan. Kaya dito sa Luke chapter 7 verse 47, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kung naniniwala ka sa iyong buhay na hindi ako kahit kailan na mapapatawad ng aking Panginoong Diyos, ano mangyayari? Pag iyon ang pag-iisip mo, hindi mo rin kayang patawarin, hindi mo rin kayang mahalin ang iyong kapitbahay, hindi mo rin kayang mahalin ang iyong kaaway. Ngunit kung ikaw ay naniniwala sa huling kasunduan na binigay ng Panginoong Diyos kanina, anong sabi niya? Malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa iyo. The more na maraming pinapatawad ang Diyos sa iyo, dahil marami tayong kasalanan, marami akong kasalanan, marami kang kasalanan, anong nangyayari? The more na lalaki ang iyong pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa iyong kapatid sa pananampalataya. Amen? Dati-dati ayaw mo siyang makita. Ngunit dahil naniniwala ka dun sa huling kondisyon na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Diyos, nakalimutan na ang iyong kasalanan, is napupuno ang pag-ibig sa iyong puso. Sa Romans chapter 13 verse 10, ano sabi niya? Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama. Kanino man? Kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Sasabihin mo sa akin, Doc, Pastor, di ba sabi niya kanina sa isang kasulatan, isusulat ng Panginoong Diyos sa aking puso ang kautusan. So yung sinasabing kautusan dito ay 10 utos. Ngunit gusto ko sabihin sa iyo, ang sinasabing kautusan dito, hindi yung 10 utos. Isusulat ng Panginoong Diyos sa iyong puso ang hindi 10 utos. Isusulat ng Panginoong Diyos ang kautusan ng pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Ang kautusan na sinasabi dito na isusulat sa iyong puso ay ang pag-ibig sa iyong puso. Sapagkat ang pag-ibig, siya ang katuparan ng buong kautusan. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya kapag may naririnig kayo na isang mensahe na, oy, ikaw, lalakas ang loob mong magkasala kung alam mong lahat ng iyong kasalanan, pati yung gagawin mo mamaya, bibili ka ng pagkain dyan, may gagawin kang kasalanan dyan, lalakas kang gumawa ng kasalanan. Kung alam mo na ang iyong kasalanan sa hinarap ay pinatawad na. Hindi totoo yun. Itong mensahe na yun, pag nakarinig kayo ng mensahe na lalong lalakas kang magkasala kapag alam mong pinatawad na ang iyong kasalanan bukas, hindi totoo yun. Ito ay isang mensahe na galing sa impyerno. Amen?
Sapagkat ang isang taong alam niyang pinatawad siya ng ating Panginoong Diyos, ay the more na patatawarin niya ang kanyang kaaway, the more na iibigin niya ang kanyang boss na napaka magulang kung isipin natin, o isang boss na napakahigpit. Ha? Amen? Tahimik yata. So, nandiyan pa ba kayo? At dahil dito, ito ang tinatawag nating pagsunod sa pananampalataya. Kinakailangan mo ng pananampalataya upang paniwalaan mo ang huling kondisyon kanina na pinatawad na ang iyong kasalanan. At dahil dito, ikaw ay magiging maawain at lahat-lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. Bakit? Dahil sa kumpletong trabaho ng Panginoong Diyos sa cross ng Kalbaryo. Amen? At dahil dito, hindi ka na kahit kailanman kayang parusahan ng Panginoong Diyos sapagkat pinarusahan niya na ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun ang tinatawag na double jeopardy. Wari, halimbawa, si Crystal pinarusahan dahil nakagawa siya ng ganito. Tapos pinarusahan niya pa si Jamie. Yun ang tinatawag na double jeopardy. Bakit mo pa parurusahan si Jamie ay samantalang pinagdusana ni Crystal? Ganon din ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Pinagdusana ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil dito, kahit kailanman, ay hindi na natin pwede tayong parusahan, hindi na tayo kayo na kailangang tamaan ng kidlat ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hindi na kayo kahit kailanman pwedeng parusahan ng ating Panginoong Diyos. At dahil dito, mga kapatid, kung ito ang iyong pananampalataya na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Diyos, dito pinapakita na kung paano ka maniniwala, ay yun din ang paano ka mabuhay sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kung anong klase ang iyong paniniwala, kung anong klase ang iyong pananampalataya, ay ganun din klase ang iyong buhay na mangyayari sa iyo sa araw-araw. So ngayon ang tanong ko, di ba yung unang kasunduan ay sa Garden of Eden? Paano mo ito lalabagin? Ang tanong, paano mo ito lalabagin? Paano mo lalabagin ang unang kay Garden? Balik tayo kay Adan at Eva. Yung una, susundin mo ang iyong na huwag kakain ng prutas. Ngayon, paano mo ito lalabagin? Paano mo lalabagin? Ha? Kakainin. Tama. Ngayon, yung pangalawa, yung kay Moises, di ba ang kasunduan is sundin mo? Paano mo ito lalabagin? Ha? Hindi susundin. Ito ang tanong ko. Paano mo lalabagin ang ating bagong kasunduan? Paano? Ha? Paano mo lalabagin? Para ito ay malabag mo, ay hindi ka mananampalataya. Yun. Amen? Oh, ganun lang. Di ba sabi ko kanina, ang tanging gagawin mo sa bagong tipan is manampalataya, maniniwala. Eh, paano mo lalabagin? Eh, di wag ka manampalataya. Di ba? Okay? Nandiyan pa kayo? Naintindihan, no? So, ang paglabag ay hindi maniniwala. At kapag hindi mo ito pinaniwalaan, kahit kailanman, ay hindi mo pwedeng sabihin, kilala ko ang Diyos. Kahit kailanman, ay hindi mo pwedeng sabihin, ang Diyos ay ang aking Diyos. Marami sa ating mga kapatid, mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos, pwede nilang sabihin, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Diyos. Ngunit sa katotohanan, dito sa kasunduan na ito, ay hindi talaga nila kahit kailanman kilala ang Diyos sapagkat hindi nila alam na ang kanilang lahat ng kanilang kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, maganda kasi na makilala natin ang Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat kung wari, ikaw ay nakakaranas ng mga karamdaman sa iyong sarili, sa iyong katawan. Dahil ikaw ay naniniwala na ikaw ay pinatawad na ng lahat ng iyong kasalanan, pwede mong sabihin, Lord God, you are the God that healed me. Ikaw ang Panginoong Diyos ko na nagpapagaling sa aking mga sakit. Kung alam mo na pinatawad ng iyong kasalanan, pwede mong sabihin, Lord God,
Kahit na ako ay nagkukulang sa aking pangangailangan araw-araw, alam ko ikaw ang aking Jehovah Jireh. Ikaw ang aking provider. Amen? At gusto kong malaman na mahalaga na makilala natin na tayo pinatawad ng Panginoong Diyos sapagkat sa ating huling kwan, sa cycle, pwede kong malaman, sa cycle of defeat. Kapag hindi mo pinaniniwala na pinatawad ng Panginoong Diyos ang lahat ng iyong kasalanan, ano mangyayari? Pag dumating ang tukso, susunod, konsensya, paghatol sa sarili, depression, takot. Kasi hindi ka naniniwala na pinatawad ng iyong kasalanan. So, wait. So, ang mangyayari, magkakaroon ka ng konsensya. Hatulan mo ang iyong sarili. Magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ka ng takot. Ayaw mo na magsimba, ayaw mo na manalangin dahil nga takot ka nga sa ating Panginoong Diyos dahil alam mong hindi ka naniniwala na pinatawad ng iyong kasalanan. So, ano mangyayari? Bumibigay ka sa lalo sa kasalanan. Sasabihin mo, total, nagkasala na rin ako. Sige, gawin ko na nga ito. Diba? Tuloy-tuloy na ito. Diba? Ganun nga eh. Tapos, pag bumigay ka sa kasalanan, ano mangyayari? Buhay na talunan, hindi mo mararanasan ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ngunit, kung ikaw ay naniniwala sa huling kondisyon, ano mangyayari? Pag dumating ang tukso, anong banal ka dahil kay Kristo, kamalayan sa kabanalan ni Kristo, pag dumating ang tukso, sasabihin mo sa sarili mo, pinatawad ng Panginoong Diyos ang aking lahat ng kasalanan, ito ang kondisyon na aking pinirmahan kanina, ito ang aking pinanampalatayanan, ang kasalanan ko noon, ngayon at bukas ay pinatawad ng Panginoong Diyos, ano mangyayari? Tagumpay sa kasalanan at buhay na matagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. At sa ating pagwawakas, no? Ang kadalasang tao ngayon is sasabihin mo, huwag ka muna magkasala at hindi kita tutuligsahin. Hindi kita kukundinahin. Pero sa ating Panginoong Yesus, hindi kita kukundinahin upang hindi ka magkasala. Di ba sinabi niya doon sa babaeng nahuli niyang nangangalunya? Ang sabi ng Panginoong Diyos sa babaeng nangangalunya, na ito yung message ni Pastor Vincent nung last Sunday. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoong Yesus doon sa babae na nangangalunya, ang sabi niya, hindi kita kukundinahin, umuwi ka na at huwag kang magkasala. Di ba? Ay samantalang tayong tao, baliktad, huwag ka munang magkasala at hindi kita kukundinahin. Ay sa Panginoong Hesukristo, hindi kita kukundinahin upang hindi ka magkasala. At yun ang gusto kong malaman ninyo na kayo ay hindi kunukundina ng ating Panginoong Hesus. Kayo ay minamahal ng ating Panginoong Diyos kahit na ikaw ay nagkakamali, kahit na ikaw ay nadarapa, at kahit ikaw ay nagkakasala. Amen? Sapagkat the more na ikaw ay nagkakasala, the more na yumayaman ang grasya ng Panginoong Diyos at pupunuin ng Panginoong Diyos ang iyong puso upang ang iyong puso ay mapuno ng pag-ibig, mapuno ng pagpapala ng Panginoong Diyos na pwede mong ibahagi sa iyong mga kapitbahay, na pwede mo silang mahalin sa iyong buhay. At dahil dito, bago tayo magwakas, ito na lang ang aking panghuling message dito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Sabi niya, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, at ang kabutihan ay ang kaalaman. Sa iyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa iyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa iyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Verse 7, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa iyong kapatid, at sa iyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Verse 8, kung ang mga katangingang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, upo ka, Brother Raven, pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluan at kapakinabangan. Verse 9, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, ano yung mga wala sa inyo dito? Yung pag-ibig, pagpipigil sa sarili, values, knowledge, mga ganun na kung wala ito sa iyo, ano sabi niya? Kayo ay parang bula at hindi nakakita at nakalimot na, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag nakalimutan mo na pinatawad ng Panginoong Diyos ang iyong kasalanan, ay wala kang pag-ibig sa iyong puso, wala kang pagpipigil sa iyong sarili. At sa Titus chapter 2,
Ang sabi niya, huling verse, sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos, ito yung bagong tipan natin na pinag-uusapan kanina pa, na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang nagtuturo. O ito, napakaliwanag. Ito, ano yung nagtuturo? Yung grasya ng Panginoong Diyos, yung pabor ng Panginoong Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya mula dito, kahit kailanman, hindi ko kayo tinuturuan na huwag na magnakaw. Hindi ko kayo tinuturuan pumatay. Ang tinuturo ko lamang sa inyo, walang iba, kundi ang kagandahan ng Panginoong Diyos, kagandahan ng loob ng Diyos, grasya ng Panginoong Diyos, ang kanyang pabor sa iyong buhay, sapagkat ito ang magtuturo sa iyo upang mabuhay na matagumpay, upang mabuhay na laban sa pagtukso, at kahit kailanman ay hindi ka matitinag sa iyong mga problema dahil alam mo na pinatawad ng Panginoong Diyos ang iyong buhay at lahat-lahat ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay, kalusugan, mga pangailangan mo, ibibigay ng Panginoon yan. Lahat-lahat ay ito ay mararanasan mo sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng bagong tipan at walang iba. Ang bagong tipan na iyon ay ang tipan ng kagandang loob ng Diyos. Isang bagong tipan na hindi mo ito ginagawa, kundi isang bagong tipan na ginawa ng Panginoong Diyos sa cross ng Kalbaryo. Amen? At doon sa kasunduan sa Garden of Eden, sa kasunduan sa kay Moises, ito ay isang pagsunod na nagdudulot ng kayabangan sa iyong sarili. Nasunod ko to, ang galing ko. Pero dito, sa bagong tipan na ito, the more na sinusunod mo ang kagandang loob ng Panginoong Diyos, the more na sinusunod mo ang iyong pananampalataya, is the more na ikaw ay nagiging mapagpakumbaba sapagkat wala kang pagsunod kung wala kang pagpapakumbaba.